So welcome back again sa inyo mga boss. Yan. So alright. So itong video na to ay magtuturo ako kung paano maglagay ng bracket ulit dito sa ating leg shield. So nakikita nyo wala na yung leg shield natin o yung front fairings natin na pinaglalagyan natin ng MDL. So kung mapapansin nyo mga boss, sa previous video natin ay naglagay ako ng aluminum na angle bar. So ayan, medyo pangit din tignan kasi hinati-hati ko lang siya into 3 pieces tapos pinatong-patong ko para maging matibay yung paglalagyan ng MDL natin. Kasi nung unang attempt ko ng paglagay, ayan, ito, isa lang, medyo gumagalaw-galaw yung MDL natin. So ginawa kong tatlo, ayan, pinagpatong-patong natin, and then ang nangyari, okay naman. Pero syempre hindi pa sapat para sa akin kasi ayun nga, aluminum at pangit tignan yung itsura. Ang plano ko rin kasi mga boss na, kaya ginawa ko tong video na to, ay magbebenta tayo ng bracket ng MDL. Ayan. So dito sa video na to, malalaman nyo mga boss kung paano ilagay tong bracket na to. Or pwede naman kayong bumili sa akin or pwede kayong mag-fabricate ng sarili nyong bracket. So itong bracket na to, ayan, steel na siya. Makapal na. Ganyan kakapal. Ayan. So magiging mas matibay siya at ayan, lightweight naman yung bigat niya kaya hindi makakadagdag ng weight sa motor natin. Ayan. May kabigatan pero hindi naman ganun. So magsimula na tayo mga boss. Ayan, napakasimple lang naman. Punta muna tayo sa leg shield. Alright, dito mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo, ito na yung leg shield natin. Ayan. Dito muna tayo sa likod niya tapos ang titignan niyo lang na paglalagyan ng bolt ng bracket natin ay ito. Ayan, yung dalawa. Sa baba ng smiley. So ito, try ko muna lagyan. Tapos yan, para makita niyo. So bali mga boss, ayan, eksaktong-eksakto yung butas ng bracket natin doon sa port ng body bolts ng smiley natin. Alright. And then mga boss, may unting tabos nga pala tayong gagawin dito sa smiley natin sa likod. Ayan, tatanggalin nyo yung excess dito na plastic part. Ayan, para makapasok tong bracket natin. Ayan, makaganyan. So yung sa akin yan, tinabas ko na. L-shape lang naman, kaya madali lang. Kahit kutsilyo lang o kaya talim ng lagaring bakal. Alright mga boss, ayan na. Nakabit na natin yung bracket natin. And then, ayan. Ganyan na siya katibay. So walang galaw yan kapag in-install niyo yung MDL nyo dito sa butas niya, yung naka-ready na nabutas. So ito mga boss, paalala nga lang pala, yung butas na to ay naka-design para sa mga hindi tabas yung gantong leg shield nila. Kasi yung akin mga boss, mas gusto ko yung medyo paling pa ng gilid yung MDL para yun lang. Ewan ko, maganda lang para sa paningin ko kasi maporme. Ayan. So wala pa akong ano nito eh, yung mini grinder na pantabas, kaya ganito kapangit pa yung itsura ng tabas natin. Ayan. Magpo-port pa ako ng bago para sa yung sa style ko talaga. Bali nakaganyan siya mga boss. Ayan, MDL natin. Focus. Ito yung MDL natin, nakaganyan. Alright, so magbubutas ako dito. So yung para sa mga bibili mga boss, itong port na to, yung butas na yan, naka-ready na yan, hindi nyo na kailangan tabasin to. Magbababa na lang kayo ng front fender nyo para hindi sumayad sa tapalodo nyo yung MDL natin. Alright. Ayan. So pinakita ko lang, kinakatiba yan. Good thing din kasi, hindi nabubugbog kakatanggal kabit itong port na to. O yung pinagkakabitan ng tornilyo ng smiley sa ilalim.
Kaya matibay pa siya at masigip pa pag hinigpitan yung body bolt. So kakalasing ko na tapos magpo-port na ako dito para sa yung sarili kong design. Right mga boss, ayan. May bago nga pala tayong armas, ayan. 800 watts na Lotus grinder. So, saka ako na-explain kung ano yung specifications niya, pero yeah, ready na natin. So, hindi nga pala sponsored tong video na to, binili ko yan. At kunin na natin yung mga brackets natin. So, mga boss, ayan. Ito yung dati kong pinagbutasan. So, gagayahin ko lang yan kasi malayong malayo siya. Ayan o. Malayang malayo siya sa original. Alright. Kukuha lang ako ng isa. Alright, so ito na mga boss. Yan, meron na akong port dito o butas para sa mismong style ko ng ano, yung pwestuhan ng MDL ko. Alright, so yan. Pwede na natin i-install yung MDL natin. So ayan mga boss, nakabit na natin yung bracket natin. And then, kayo na bahala dito kung anong plano yung height o yung taas nito o baba pag nakabaligtad yung MDL nyo. So papakita ko sa inyo. Gagamit nga rin pala kayo ng extra na mga nuts na sukat dito. So, hindi ko sure kung anong size tong tornilyo na to. Ayan, hindi kasi ako matandaan pero 10 or 12 mm siguro tong bolt na to. So kung hindi man kumasya, hindi, sa akin lang na style na to yung kasi yun dito ko, katabas na kaya may tendency na hindi kumasya kaya i-adjust natin yung mga bolts natin. So ayan, sumakto naman pero ibababa ko yung isang nut para kumasya dito. Ayan, baba pa natin. Alright.
Saka nyo i-check mga boss kung pantay ba yung MDL brackets nyo. Ayan. Ito yung sa akin, tinaas ko to. At ipapantay ko dito. Alright. Ayan. So yung original port na ginawa ko, ito kasi sa akin. Ayan, pang sarili ko to. Yung original port, banda dito yung MDL. Ayan. Tapos i-check. Bago natin i-install mga boss, lagi natin i-trial and error bago natin ilagay yung mga ilaw kasi baka magbuklas ulit kayo. Ayan. So i-check ko muna. So, tignan natin kung sasayad. Ayun, napakalayo. So, wala siyang sayad mga boss. Ayan, successful yung ating installation. Basta, ayan, dadako tayo sa susunod na gagawin natin para hindi tumama tong MDL natin dito sa Tapalodo o yung front fender. Alright. So, kalasing ko muna mga boss. So, bago natin i-align tong mga MDLs natin mga boss, turo ko muna yung sa my front fender. So, ayan. Babaklasing ko ulit para makita nyo ng mas maigi para pag once na bumili na kayo ng tatlong 8 grams na bola, alam nyo kung paano i-install dito sa front fender natin. So, pasensya na mga boss. Ayan, makikita nyo, napakadumi ng motor natin. Nagugulang kasi kaya, ayan, tinatamad ako maglinis at lagi ko ginagamit tong motor ko kaya useless yung linis natin. So, tatanggalin ko na tong axle nut natin sa front wheel. Alright mga boss, so may tatlong bolts yan na 8mm itong ating front fender sa ilalim niya dito. Alright mga boss, so yan, natanggalan natin. Kung makikita nyo, naka-lowered din pala ako ng bahagya. Yung front shocks ko, nakataas tong mga telescoping niya compare sa standard. So, kahit naka-lowered to, kasi may bola na yung akin eh, may spacer niya. Hindi pa rin tumatama yung MDL natin. So, dito pa rin siya nagbabase sa tatlong butas ng Tapalodo. So ayan mga boss, syempre natural kapag stock o wala pang spacer, ganyan kataas yung ano natin, yung Tapalodo natin. And then ibababa lang natin kasi lalagyan natin ng spacer, magiging ganyan siya. So hindi ko sure kung sa mga big tires tama o hindi, pero siguro naman hindi kasi nakapag-install na ako ng malaki pa sa 6090. So yung size pala ng front tire ko ay 6090. And then yung iba, ayan, kayo na lang bahala. So bali ang kailangan nga pala natin mga boss, ito, tatlong ply ball. Kahit yung luma na basta medyo maayos pa. At ayan, yung hindi mukhang madudurog na. So bakit 8 grams ang sinabi ko mga boss? Kasi tingnan nyo naman yung butas. Tapos itong bolt natin, ayan, sakto-sakto sa butas para maging spacer to. O kung may iba kayong alternative na spacer, pwede naman. Pero yung suggested ko kasi, eto na. Maghahanap pa kayo ng iba. Eh kung may spare naman kayo na bola, mga pinagpalitan nyo, eto na lang gamitin nyo. Hindi pa kayo bibili ng another spacer nyo. Tsaka sa loob naman yan at hindi kita. So, install na natin mga boss. So, syempre, unahin natin yung nandito sa bala kayo kung anong gusto nyo, kung kaliwa o kanan. Pero iunahin ko muna yung kaliwa.
abangan ko na ng bola. Ayan, may mga guide naman para hindi malaglag. Tapos, yung ating body bolt. Ayan. Tapos, saka natin ilagay. So, huwag nyo munang ihigpitan kapag naiikot nyo na yung bolt nyo. Ayan, hayaan nyo munang ganyan para mailagay nyo yung iba nyong bola. Tapos, yung sa likod. Higpitan nyo muna ng bahagya mga boss kasi itong pinaka huling part na gagawin natin ay medyo trial and error kasi ipapantay nyo tong fender nyo sa gulong nyo kasi kapag once na hindi nyo inalign magsasaliwa yung gulong at fender. Bago natin higpitan, ilalagay ko na yung gulong tapos hindi ko muna ipipix o higpitan. I-align muna natin siya. Higpitan ko yung dalawang part na to pag nakalagay na yung gulong. Saka ako tatanggalin yung gulong ulit para mapix na natin at mahigpitan na ng natuluyan. After mailagay yung gulong, pantay na. So, titignan lang naman dito itong linya nitong dulo ng fender. Tapos, yung linya ng gulong. Alright, check na natin kung pantay. Ayan. Kapalodo, maayos na, mahigpit na. Tapos, itong yung alignment ng tapalodo sa gulong. Yan, yung alignment. Na-align nyo na ng bahagya, i-align pa natin pag na-install na natin at napailaw kasi yung buga naman ng ilaw yung iintindihin natin mga boss. Kung medyo mababa o mataas, ayan. Lalagay na natin yung balas niya. Ayan mga boss, medyo madumi lang. So ilalagay ko nga pala yung installation ng wirings nito. May iba tayong video niyan. Ayan, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Ayan, tignan nyo na lang mga boss. So ayoko ilagay dito mga boss yung balas niya sa ilalim kasi sa gabal sa fender pa rin. So dito ko sa taas ilalagay mga boss. Ayan, nakaganyan. Nasa taas. Alright mga boss, ayan. Testing na natin.
So ayan mga boss, install na yung MDL natin. Adjust nyo na lang ng onte. Nahirapan ako i-adjust dito kasi hindi pantay yung flooring namin. Kaya ayan, kung makikita nyo. Pero kung ganyan yung ano, ayan, pantay naman. So kung nahihirapan kayo yan, easy access naman dito is yung mga lock nut niya, o lock bolt. Ayan, madali lang naman. Alright. So testing natin mga boss. Ayun ah. Ayan, marami akong extra dito na bracket para sa MDL nyo. Ayan, katulad nitong sa akin. So advantage nito mga boss, hindi siya makalatignan yung nandito, di ba? Biski naman kahit sino or kung sinong hindi trip yung makalat yung nandito sa may harap ng leg shield nila. So dito natin nilagay sa baba. Tapos, ayan yung itsura niya. Alright. So ito mga boss, testing ng MDL natin. Ayan, naka-helmet kasi ako. Ayan, alright. Hindi ko pa naayos kasi may sinundo tayo. Ayan. Tapos yung passing light niya. Akas ah. Okay mga boss, so ayan, shoutout muna tayo. At bago pala tayo mag-shoutout mga boss, ayan, marami akong extra dito na bracket para sa MDL nyo. Ayan. Ayan mga boss, kung malapit kayo, marami pa ako extra. Ayan, binibenta ko lang. Siyempre, hindi ko pa pabayaan na ganito lang yung itsura nung bracket natin pag binigay ko sa inyo. Pipinturahan ko to ng itim para, ayan, presentable naman. So, tatry ko rin magbenta ng smiley na katulad ng kay Mio Red. Siyempre, naka-FX mode at depende sa mangyayari. Ayan. So, tingin ko, may bibili ba? Ayan. So comment down below mga boss. Alright.